The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the disciples of Jesus who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason, I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer walked with him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Friends, brothers, and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. We have heard the good news in today's Gospel. Jesus has the message of eternal life. Kahit na hindi natin lubos na maintindihan kung anong ibig sabihin ng eternal life, palagay ko marami sa atin, sa dami ng tao ngayon sa umagang ito, sa oras na ito, ang naniniwala pa rin kahit hindi 100% na naiintindihan ang ibig sabihin ng eternal life. And it is because of the faith that has been given to us. Sabi nga sa ating Ebanghelyo, ang faith o ang pananampalataya o ang pananalig ay isang biyaya, isang grasya na nanggagaling din sa Panginoon. Sapagkat ng mga tao noon, ng mga sumusunod sa Kanya, ay manghang-mangha kay Jesus dahil sa Kanyang mga milagro. Nagpapakain ng mga tao, nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay, etc., etc. Pero nung sinabi ng Panginoon, "You have to eat my flesh and drink my blood," nandiri sila. Why? Because they took it literally. My flesh and blood. Hindi naman sila cannibals, di ba? Kaya, yun ba ang ibig sabihin talaga ng Panginoon? Kaya nga meron tayong Eucharist, maaari sabihin natin, hindi yan symbolic lamang sapagkat may nangyayari kapag tayo tuwing nagmimisa. Ang kapirasong tinapay at ang alak ay nagiging katawan at dugo niya. Siya lamang ang very unique kay Jesus ang nag-iwan ng ganyang alaala, ng ganyang presensya sa buhay ng mga disipulo niya sa ating kapanahunan. Kapag tayo ay pumupunta sa lugar, kagaya halimbawa ng Manaoag, tayo ay maraming hinihingi, tayo ay maraming hinihiling. At marami, kanina, bago ako magmisa, tiningnan ko yung Book of Intentions, at marami doon ay mga thanksgiving. Nag-offer sila ng misa for thanksgiving. At bawat intention na yun ay merong kalakip na istorya o kwento. Sa dami ng mga tao, hindi naman namin pwedeng basahin lahat ang mga intention. At karamihan doon ay nagsasabi lamang ng salamat, Mama Mary, for the favors that we have received. Hindi namin alam kung ano yung mga pabor na yun, pero sila ay nagpapasalamat. Pero may problema tayo, halimbawa, kapag mayroong pumupunta dito, marami ang pumupunta dito at humihingi, sana ay makapasa sa board exam, sana ay makapag-abroad, sana ay makahanap ng mabuting trabaho.
paano kaya kung halimbawa ay hindi masagot ng Panginoon at ng mahal na birin ang kanilang hinihiling sa forma na kanilang inaasam-asam? Diba, may mga ganun naman eh. Kuminsan, ay, hindi ako nakapasa. Hindi naman yun ang end of the world, diba? Kapag hindi ka nakapasa, meron pa naman second take, meron pa naman second chance. Kung ikaw ay hindi nakapag-abroad, may dahilan kung bakit hindi ka nakapag-abroad ngayon. Maaaring sa ibang panahon, so sa ibang buwan, sa ibang taon. Kadalasan kasi, ang marami rin sa atin na nagsasabi na, ay, hindi naman binibigay sa akin. Babalik na lang ako sa aking dating trabaho o sa aking former way of life. Ganun na nangyari doon sa mga sumusunod kay Jesus noong mga panahon yun. We cannot take this. It is a hard saying. Kaya bumalik sila sa kanilang dating ginagawi. Kahit nga ang mga apostoles, si Peter, di ba, after the resurrection, they were disappointed. Kahit sila bumalik sa kanilang pangingisda. But they still were given the grace of faith. Kaya nga sila ay, yun ang tinanong sa kanila, do you want to leave me too? Aalis din ba kayo? Iiwan niyo rin ba ako? Ano yung sinabi ni Peter? Si Peter kasi, sagot lang ng sagot eh, impulsive. Pero ang ibig sabihin noon ay, Master, to whom shall we go? It is the answer of a man or a person who is desperate. And most of the time, dahil mahirap ang buhay, marami sa atin ay kumakapit hindi lang sa patalim. Tayo ay mananatiling sumusunod sa Panginoon at sa mahal na Birhen ng Manaoag. Marami pong milagro ang nagaganap kapag ka ang mga tao ay dumadalaw dito sa kanyang dambana. Maraming kwento, hindi lamang iisa, paulit-ulit, sinasabi nila that the Blessed Virgin intervened in their lives. Jesus intervened in their lives and changed their lives forever. So the Lord is asking us also today, do you also want to leave kapag hindi nyo nakuha ang inyong hinihingi sa forma na ating hinihintay at inaasam-asam? Sana ang ating maging kasagutan ay, Master, kagaya ni Peter, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kahit limitado lamang ang ating pag-iisip sa pag-intindi in understanding the concept of eternal life, yung ating pananampalataya, yung ating pananalig, ay nagsasabi na life does not end in this world. Ang ating buhay, lahat ng naandito sa mundong ito ay may katapusan. But Jesus said, di ba? Peter said, you have the words of eternal life. Yun ang ating pinanghahawakan upang maging mas madali ang ating buhay. Mas maiintindihan natin yun. Parang mantra natin yun. No? Eternal life. Ano nga ba yung eternal life? Kahit hindi natin lubos o 100% na naiintindihan ang eternal life, yung pa rin ang ating pinanghahawakan, yun ang ating puhunan sa buhay. Alam niyo si St. Catherine of Siena, nung siya ay nabubuhay pa, marami rin tumutulig sa kanya, marami rin hindi naniniwala at nagdududa sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga pinapayo sa mga politiko, sa mga tao. But she was famous during her time. Medyo controversial pa nga siya sapagkat nung mga panahong yun, ang Pope sa Roma ay inilipat ang kanyang opisina sa France, sa Avignon. At hinikayat niya, biro niyo isang ordinaryong babae lamang, si Catherine of Siena, pero hinikayat niya si Pope Gregory XI to go back to Rome. Pero kahit nga ang Dominican Order, siya ay sinomon sa kanilang general chapter sapagkat marami silang naririnig tungkol sa mga sinasabi ni Catherine of Siena. Siyempre, marami na rin fake news noong mga panahong yun. Hindi naniniwala lahat sa kanya. Marami na rin siyang bashers at that time. Lalong-lalo na kapag ka ikaw ay isang visionary, marami kang nakikita, marami kang pangitain, maraming bumubulong at marami kang naririnig sa iyong buhay. Hindi lahat ay maniniwala 100%. And because of that, she had a difficult life.
As a matter of fact, that difficulty was shown in her own life at towards the end of her life. Nagkaroon siya ng stigmata. Yung wounds of Jesus ay nagpakita rin sa kanya towards the end of her life, pero hindi yun naging visible until after her death. At perhaps siguro sa kanya ring pagdadalamhati dahil sa mga hindi paniniwala ng ibang tao, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, I am giving you my heart. Yan nga, dyan nga famous is si Catherine of Siena, the exchange of hearts. Binigay ng Panginoon ang kanyang puso kay Catherine. At ang pusong yun, alam natin, di ba? Kapag nakikita natin ang image of the Sacred Heart, balot siya ng tinik, nagdurugo, pero nag-aalab. And I think that is also going to be our reward kapag pinanghawakan natin ang pangako ng Panginoon that indeed, He has the words of eternal life. Kapit lang tayo. Tayo lang ay manalig. Tayo lang ay magpersevere sa ating mga panalangin.